advice kung pupunta ka rito, don't expect too much na ganun yung magiging sahod mo. Yes, sabi nga ni Renzi, expect the unexpected. Nandito na po kami sa aming destination, Waverly. Masyadong maaga kami at mukhang hindi pa yata bukas. Hello po, pwede po bang mag-video-video dyan? Oh, pwede naman, pwede, no problem. Salamat. Wow. Ang gaganda. So ito po yung loob ng Waverly. Ayan si Sir Nelson at ito po ang ating kausap ngayon. Yep. Parang Mitsubishi. Ayun. Promotion. Sana all kahit isang kotse lang. Usually mga katropa pag napapasok ako sa mga ganitong car dealers, naghahanap ako ng kape. Cesar, may nakita ka ba? Ayan o, oh. Ayan, galing. Galing talaga ni Cesar, may kape tayo dito. Libre ba yan? Libre yan, pre. Excuse me, it says there I need to ask for the reception for the coffee. Oh yeah, for sure. We do have a menu, just go over there. Is there a payment for that? No, it's free. It's free? Okay. So ito yung sistema. I'm sorry. That's okay. And then... Then there you grab a cup. Cup. Then go to grab a cup. Then put it underneath. And then hit this one. And 10. 10. There you go. There you go. Okay. So yun mga katropa, nagpa-assist ako. Kaya pala kailangan ng reception. Kasi merong ibibigay na ano, yung tawag dito. Parang hot choco yung in-order ko. Ay, in-order yung. Oh, parang in-order. So may ibibigay sa'yo. Yun, iba naman talaga dito. Dito kasi kukunin mo pa sa reception yung gusto mong flavor ng kape. Ito na naman po ang aking kasama sa kapehan addict. Pagka sa kape kasi, oh. Hindi mo ba alam na mahilig magkape ay yun yung mga faithful. Oo nga pre, kaya paniwala. Kahit saan tayo mapuntang ano eh, car dealer, kape pa rin. Ganyan ang buhay. Cool. Like, ito lang ang libre natin eh. Nga po pala mga katropa, si Renzi ay masaya na ngayon. At nung panahong masaya siya, ay nagkaroon ng sobrang lakas ng intensity ng yumanig sa nipaw. Ngayon si Jem, madalang nang nakakasama sa amin kasi dumating na yung pamilya niya. So si Renzi, madalang ko na rin makakasama kasi dumating na rin yung kanyang pinakamamahal. Nandito na rin sa Canada. At mukhang ako na lang yung maiiwan. Ito po ang may bahay ni Renzi. So habang nagkakape po kami ni Cesar at inaantayan namin sila Jerpy sa kanilang mga kadil. Sa mga sasakyan. I don't know kung maglalabas sila ng sasakyan. Nag-deposit ka na rin pala, no? Hmm? Nag-deposit ka na rin pala. So, dapat pala kukuha ka na rin ng sasakyan. Hmm. Kaso, nagdalawang isip siya sa Sar dahil nagkwenta-kwenta siya. Kinalabasan dun sa competition po, halos walang matitira pag kumuha ko ng bayaran na sasakyan. Dito mga katropa, sobrang dali lang talaga ng kumuha ng sasakyan basta maganda yung credit score mo. Oo. Ang pagkuha ng sasakyan, bago kayo kumuha, huwag pabigla-bigla. Advice ko lang, huwag kayong nagpapadala sa temptation. Like for example, meron sasakyan yung kaibigan mo, kailangan magkaroon ka na yung sasakyan o kaya nauudyot ka. Na kumuha ka na rin. Pero pag-isipan nyo muna yung gastusin. Kung kakayanin bang kumuha ng sasakyan agad or pwede pa bang mag-antay. So, priority first. Kasi dito mga katropa, mahirap talaga dito ang may mga malalaking obligasyon lalo na pang hindi pa stable ang sitwasyon mo rito. Like, pag hindi ka pa PR at nagka-problema, di sayang lang yung pera, di ba? Mag-mangyayari nun.
Nahihiya po yung aking kasama. Nag-test drive ka na? Nag-test drive? Nag-test drive? Dito lang. So ano yung na-feel mo? O yun. Dito tayo, mga makapiright tayo dyan. Maganda? Oo, oh, okay naman. Okay naman? Oh, maganda talaga yung pag-brand nyo kasi. Ah, pag maganda i-drive yung brand nyo. Parang hinihikayat mo ako doon, ha? Hindi, wag. Ayoko mo. Ayoko muna. Ayoko muna. Rocket 6 na eh. Oh, hindi, marami pang pangangailangan. Darating yung araw, magkakaroon din ako. Pero bibili akong sasakyan. Pero hindi muna yung ganito. Ito, vlogger to. Ay, hello. Pa-subscribe ako, madam. Oh, pa-subscribe. Ayan, ha. So, na kanina, nag-test drive na po sila, Jerpy. At, ayan. Ewan ko, maglalabas na asal sila ng sasakyan. At nandito po tayo sa mga display. Ayan, ang ganda ng mga sakyan dito. Habang nagtatambay po kami dito ni Cesar, nakilala po namin si Kuya dyan po. Nandito sa Tiga Winnipeg, Pilipino rin po. Ayan, tapos ang kanyang apo. Busy-busy si Kuya. Ay, si... Matagal lang kayo dito, Kuya, no? First time ko rito, 1999. Mas kaya ako rito, 1999. 2013. Pabalik-balik lang nun. Oh, 2018 PR na. Ah, matagal din bago na PR. Ano kasi nga, yung backlog. Kasi maraming applicant ng PR. Talagang bagay ito kasi double star na yun. Maraming na-apply. Oo. Marami rin ang hindi na-aprobahan. Oo. Na-aprobahan ba? Siyempre, masaya ka na kahit katagal. Oo. Si Cesar, mag-1 year ka na, di ba? 1 year, next week. Oo, mag-2 years na ako rito. Pero yung application ko ng PR, on process pa rin. Ang reason ng delay ng PR mo, kuya, backlog. Oo, mga backlog. Kasi pagka ganito kasi sa city talaga, maraming applicant kasi. Ganon yung nangyayari. So parang na-delay dahil sa backlog ng papel. Ngayon kasi mas mapapadali na kasi paperless na at saka online na ang process. Kumbaga, iscan mo na lang yung mga documents mo, send mo na sa kanya. Hindi ka tulad dati, hard copy, o dala-dala mo, ganon. So kayo mapapadali na yung PR, hindi na katulad. Yun yung mga nangyari ng sitwasyon nun. No guts, no glory. Pinag-ilaman mo. Glory ang masarap ang damdamin. Kuya, mensahe mo sa mga gusto mag-Canada. Maganda ba ang Canada? Depende kasi sa ano yun eh. Sa pagkaunawa ng taong pumunta. Kailangan talaga meron kang strong will and determination. No turning back. Kumbaga, no turn back. Ang cultural shock dito. Nagdanas ka ng hirap eh. Mas mabuti pa sa Pilipinas eh. Hindi nang sasabihin mo. Pero sabi nga, no turning back. Kung ano yung pinangarap mo noon na kataan, yun na yung buhay mo yun. Hindi mo dapat pag-isihan. Dahil nagtagumpay ka, nakarating ka sa gusto mo. Hindi yung double-minded ba? Bago-bago isip. Bago-bago. Ito ko na matatakpuan ng magandang buhay. Ano, paano matatakpuan yun? Magsisikap ka siya. Magtatrabaho ka,
pag-iibig ka rin. Kasi hindi naman tayo mananatiling batas at malakas. Oo, oh, tama. So, ibig sabihin, binugugug natin katawan natin para sa kinabukasan. I-ready mo yung sarili mo for your retirement kasi dapat kasi yung mga bata na yun, may buhay na talaga sila eh. Oo. Oh. Diba yung batas din dito? Magkakaroon. Meron silang galing sa gobyerno na beneficio. Supporta. Pag-aaring na-hearing. So yung talaga sa atin, dapat natin isipin para masabi ko lang sa inyo. Yung nangyayari, tunay. Kailangan put the benefit of your retirement. Yung kapagod po, tapos ka na sa manak mo, kayo mo, binatama pa kayo. So ibig mo sabihin, Kuya, may beneficio pa rin kayo pag nag-retire kayo dito sa Canada? Oo. Oh, like ano po yun? Retirement. Marami. Marami? Oo. Oh, oh. Suporta ng gobyerno kapag maliit lang yung income mo, kapag maliit ang pension mo, kapag citizen ka. Pero yung citizen, konti lang naman ang difference. Ikaw, Kuya, may bala ka pa rin bang mag-retire sa Pilipinas? Oo, kasi dalawang bagay din pag-iisipan mo doon. Yung retirement mo sa Pilipinas, dahil malaki palit ng pera dito, at doon mo ginagawin, doon mo ginastos, medyo parang maluwag-luwag ka. Pero pag dito rin, hindi maluwag. Parang hindi naman malaki ang pension. Kung masuporta kasi yung gobyerno for every stages of your life, kung mahina ka mag-income, mababa, meron silang income. Nagtagtag po ang gobyerno. Provided that nagtatax ka rin naman. Tingnan mo si Kuya, 73 na at kaya pang magtrabaho rito sa Canada. Kumbaga para sa kinabukas at para sa retirement nga na sinasabi ni Kuya. Yun. Bakit mo yun yung mga anak mo? Ano yung sarili mo? Oh. Income mo, pension mo, whatever income you have. Eh, para lang sa'yo yun eh. Mm. Sabihin, di mo naman yung income na makakarami. O, oh, kumbaga, yung pension sa Pilipinas ng mga magulang, imbes na mapupunta sa magulang, mapupunta sa mga anak. Parang ganun yung nangyayari. Pero dito, mapupunta talaga sa'yo. Oo. Oh. Kasi sa atin eh, most common is sila nagtatrabaho sa isang pamilya, kaya dito yung edad. Mga bata, pag 18 na, 16. Ayun. They earn their own degree by nasa trabaho. Salamat ulit, Kuya. Trabaho ko lang ng todo. Makuha mo ang anak pati ang isang kasama. Oo, naman ko. Ano daw? Kukunin mo na? Wala pa yung unit. Pero ang mandili ko na. Kunin mo na yung red. Habang wala pang unit, hiramin muna namin yung red cam. So yun po mga tropa, nakausap natin si Kuya dyan. At grabe, ang dami nating nakuha ang informasyon sa kanya na talagang makakapagpabago ng kaisipan natin dito sa Canada. At hindi lang para sa mga bata, para sa anak ang pwedeng benepisyo dito. Para din sa mga katulad ni Kuya Jan na nasa edad na ng 70 at nakakapagbigay din ng benepisyo ang Canada para sa kanila. Tapos na kami dito sa Library. Ayan, at nakapili na si Jerpy ng sasakyan at soon mayroon na siyang i-drive at ikaw pre, nakapili ka na rin? Wala pa? So, yeah, may napili na yan. May napili na. Ako talagang nakapag-decide na talaga ako na ano. Kukuha rin ako ng sasakyan pero cash lang muna. Cash, yung mga second hand. And next time na yung installment na katulad nito, mga brand new. At yun, shoutout nga pala kay Kuya Jan na nakausap namin kanina ni Cesar. Na may mga impormasyon kaming na sagap. Ayun. Kumbaga, tama nga naman si Kuya. Tatrabaho siya rito. So, para sa sarili niya yung ginagawa niya. Kasi yung mga anak niya at saka yung, siyempre, mga pamilya at saka yung apo. May mga benefits namang nakukuha ang mga apo dito. Mga anak nila sa gobyerno. So, yun. At, nasa edad na rin si Kuya at syempre yung lakas hindi naman katulad ng mga bata na malakas pa, so may binibigay din ang government sa kanya pag maliit yung sinasahod ng katulad ni Kuya.
sa edad niya. Ayan. Parang sa Pinas din, no? May mga beneficyo rin binibigay, like discount sa pagbili ng gamot, sa pagsakay sa mga public vehicle, ganun. So may mga beneficyo rin nakukuha ang mga senior citizen natin sa Pinas. Ganun din dito. Kaso sabi nga ni Kuya, hindi ganun kalaki yan. So kung i-convert mo sa Pinas, mas malaki. Yun ang mangyayari. So ayun mga katropa, no? Sana nakatulong yung video na to. At papunta kami ngayon, kakain na. At grabe, gutom na ang grupo. Ayun, sana ang gusto yung kainan. Kami po ay kakain ng kainan ni Chun. Lechon, may lechon dyan, may Jollibee. Ikaw pre, turo-turo. Oh, turo-turo tayo. Kakain muna kami mga katropa. At watch na lang sa next video. Isa, ito po si Kuya Alex. Siya po ang may-ari. Pero syempre kung talagang natatakam ka na sa mga ganitong pagkain, pikit mata ka na lang sa presyo. Pasensya na po, pero babawiin ko po yung sinabi ko na walang turo-turo dito sa Canada, no? Hindi mo kailangan umalis dito, hindi mo matitikman ng Jollibee.